Parang ayoko nang makarinig pa, hindi ko na kaya, tama na muna ngayon, pagpahingahin muna ako. Kumisan ang mga problema, dumarating sunod-sunod, ang panghihina sunod-sunod, nakaka-demoralize, may sakit ka na kumisan, wala ka pang pera, tapos pinagtaksilang ka pa ng iyong kabiyak, sunod-sunod, sumunod nanghihina ako. O kaya ang dating ng temptation, hindi mapatid-patid, nanghihina na tayo, gusto na nating bumigay. Or you might be discouraged, disillusioned, ang lahat ng effect niyan, panghihina. Magkakamag-anak po ang mga feelings na nagbibigay nitong weakness na ito sa ating puso. But ito ay isang kasinungalingan. Because Jesus is strength and power. Kaya ang mga anak niya ay dapat nabubuhay sa victory, sa strength, sa power. What do people say? People say, I'm afraid. What does God in the Bible say to Christians? Hindi bagay sa'yo. Kung natatakot ang ating mga kapatid, hindi bagay. Sabihin niyo, katabi niyo, hindi bagay sa'yo ang matatakotin. Diba? Hindi bagay. Bakit? John 14:27, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Madaling sabihin, mahirap ipamuhay, lalo naunahan na tayo ng takot, naunahan na tayo ng pandaraya ng kaaway, at tayo sunod-sunod na ng mga kabiguan ang nangyari. We are made to believe and conditioned to believe that we are no match to the enemy. Indeed, we are no match, but the Lord is. Our victor is our champion who has already won the battle for us. 2 Timothy 1:7, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Yan ang ibinibigay sa atin ng Diyos, spirit of power. Kaya masasabi natin, hindi bagay sa'yo. Kahit mga kapatid, tayo manalamin, nanghihina tayo halimbawa, manalamin kasi mo, anak ka ng Diyos, hindi bagay sa'yo. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, kailangan kamukha ng Diyos. Kasi kamukha nga tayo dapat ng Diyos, kawangis, lalong-lalo sa ating kalooban. So brothers and sisters, discipline yourself not to be afraid. It is a matter of habit. Natatakot tayo sa darating, natatakot tayo sa sakit, natatakot tayo sa pagtanda, natatakot sa kamatayan, etc., etc. At kamag-anak po niyan, yung sinasabi mo lagi, I'm worried and frustrated. It's part of being afraid and it's part of being weak. I'm worried. Ano po ang sagot ng Panginoon dyan? You're worried? Cast your cares on me. Cast your cares on me. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Di po ba kumisan meron tayong panghihina ng loob, may pamamroblema, pero pag nakahinga tayo sa ating kapalagayang loob, kay kapatid, kay kamag-anak, kay ibigan, lumalakas-lakas ang ating loob. Pero kumisan hindi natin kailangan makipag-date pa, mag-lunch tayo, magkape tayo para lumakas ang loob natin kasi ang Panginoon is only a prayer away. And through prayer, we can cast all anxieties and cares on the Lord. So, kung meron tayong problema, isumbong mo sa Diyos. Nakatutulong kumisa na may napagsusumbong-sumbongan tayong kapwa-tao, meron tayong nahihinga-hingahan, pero huwag yung magiging kapalit nung tayo na nanalangin at lumalapit sa Diyos. Another complaint of people tungkol sa panghihina, mahina daw ang isip, I am not wise enough. But the Lord answers, I give you wisdom. Huwag kang lagi nagdadahilan na hindi ako marunong sapagkat nagbibigay ang Diyos ng kaalaman. 1 Corinthians 1:30, Christ Jesus has become for us wisdom from God. Of course, once more, it has a specific meaning, but its general meaning is that we can have wisdom through the Lord. Learn! Hindi dapat lagi nating sinasabi, hindi kasi ako marunong. Kung mga isang buwan na nating sinasabi yan, isang taon, 10 taon, tama na yun. We've got to learn. At kakambay niyang, I'm not wise enough. Ano pong laging marinig mo sa mga tao? I don't know what to do. Pero ano pong sinasabi ng Biblia at ano sinasabi ng Panginoon dyan? I know. I will guide you. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, magtiwala sa Panginoon, huwag sa sarili. Huwag sumandal sa sarili lamang kaalaman sapagkat maaaring yan ay only half-truth, half-lie, or a full lie, or a distorted truth. Sabi, in all your ways, acknowledge Him.
Pag hindi po tayo sang-ayon sa kalooban, sa sinasabi, sa turo ng Diyos, doubt your scholarship, but do not doubt God. At kung tayo po ay hindi sang-ayon sa Diyos, siya ang ating sundin, kasi siya yung Diyos at siya yung tunay na marunong. It is important to acknowledge our lack of wisdom and then seek God's wisdom. Ano po ang sabi ng mga tao doon sa mga, wala kasi akong alam, clueless ako, wala talaga akong alam dyan sa mga bagay na yan? Anong sagot sa atin ng Panginoon niya? Ask me, and I can give you discernment. Kaya yung panalangin sa Psalm 119, verse 1 to 5, I am your servant, give me discernment. So humihingi ng discernment to know right from wrong. Knowledge po, madali naman yan eh, na makolekta kasi information lang yan eh. But what do you do with knowledge? How do you apply knowledge? Then that becomes wisdom. Paano natin papakinabangan yung alam natin na informasyon? Kaya some people only become more and more knowledgeable, but it doesn't make them wiser. Kaya hindi ko mo edukado, eh marunong sa buhay. Kahit marami ko isang degrees, marami lang alam na information, pero hindi alam i-apply sa buhay yon, walang wisdom. Marami naman hindi nakapag-aral, pero talagang wise. Pag pinakinggan mo, daig pa nag-aral. Kasi magkaiba naman yung knowledge sa wisdom. But wisdom God can give. And discernment God can give. Kaya sa Psalm 119, 1 to 5, I am your servant, give me discernment. Pero may kondisyon, I am your servant. Ibig sabihin, ako po yung lingkod nyo, sumusunod sa inyo, napapasakop sa inyo, bigyan nyo ako ng kakayahan na makilala ang tama sa mali. Because error often comes dressed as truth. Siyempre, yung kasinungalingan, dapat dumating yan na nakabihis na siya ay katotohanan para makapandaya. Alangan mang dumating ang kasinungalingan na hubad, di alam yung kasinungalingan yon. Kaya nakakapandaya, dapat may discernment. At yan ay nahihingi. Ask God for discernment. Sa pagbabago po ng ating buhay, sa pagbabago ng ating pananaw, importanteng magbago mo ng ating isip at paraan ng ating pag-iisip. Kaya sabi sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Yan ang kagustuhan ng Panginoon, tayo mabago. At wala pong nagbabago hanggang hindi mo na nababago ang paraan ng kanyang pag-iisip. Kaya ang ating isip ay pinapakain natin ng karunungan na nagmumula sa Diyos. At pagkatapos hinihinga natin ang pagpapala na yung karunungan na yun ay madilig at maging wisdom, maging applied knowledge. Kakambal ding reklamo ng mga tao dyan sa I'm not wise enough, hindi ako marunong. Yung nga iba eh, excuse na yun eh. Sa karunungan nga nila, nagkukunwa-kunwang di marunong para hindi maging responsible, para hindi mo asahan at huwag masisi. But the Bible says you can be wise. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang hindi wise. Dapat ang mga anak ng Diyos ay wise. James 1:5, if any one of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Nagbibigay pala ng wisdom ang Diyos. So kung wala kang wisdom, either hindi ka humingi o tinatanggihan mo yung binibigay ng Diyos. Pero kung tayo humihingi at handa tayong tanggapin yun, magkakaroon tayo nun. So we can learn to have wisdom. We can ask for such. And then we can be strong, because to be wise is to be strong. Isa pa pong reklamo sa panghihina, sabi ba, mahina ang desisyon ko. I don't know what to do. But the Bible says, the Spirit of the Word of God says, I can guide you. Pati nga sa sasabihin ng mga disciples, sabi ng Espiritu ng Diyos, tuturuan ko kayo ng sasabihin. Matthew 10:19, but when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say. Yan sabi ng Panginoon, kung darating ang panahon na kayo aarestuhin dahil sa akin, dahil sa aking pangalan, dahil sa pagtuturo nyo, huwag kayong mag-alala kung paano nyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Huwag kayong mag-alala kung anong sasabihin nyo. Sa oras na kailangan nyo magsalita, bibigyan kayo ng Espiritu ng Diyos ng mga pinakatamang sasabihin. Kayo mga iba, sabihin mo, mag-Bible study ka, mag-lead. Ay, oh, hindi ko marunong magturo, hindi ko alam sagutin ang mga tanong. O tumurong ka naman, maggawa ka ng ganitong ministry, hindi ko alam ang gagawin. Talaga pong hindi natin alam. Pero ang pangako ng Diyos, if we are His servants, He will give us discernment.
Sasabihin natin, Lord, narito na po yung bibig ko, inaalay ko na po sa inyo, kayo po ang magsalita. Narito po ang aking kamay, kayo ang maglingkod through me. Narito ang aking paa, kayo maglakad at pumunta sa gusto niyong puntahan through my body. So I will become a living sacrifice, not a dead one. You can live in me, you can live through me, and you can love through me. That's why we become instruments and channels of God's blessings. Huwag tayong matakot. Ang mahalaga, inaalam natin ang pwede nating alamin. Hindi naman pwede nating sabihin na, O Lord, kayo na po ang bahala, hindi na ako mag-aaral, wala na akong gagawin, bahala kayo. Nag-aaral pa rin tayo, nagsasanay tayo, at kung darating na yung panahon na kailangan gamitin yon, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para magamit, maalala, at mabigyan ng tamang korte, hugis at kulay yung mga dati na nating nalaman para magamit at ilapat sa pangangailangan ng sandaling yon. So we plant, the Lord makes it grow. So nag-aaral tayo, pagkatapos ang Lord ang magbibigay ng kakayahan na i-apply yung ating napag-aaralan. Tungkol pa rin sa pangihina, reklamo po ng marami, I'm so weak. Especially sa pananalig, mahina ang pananalig ko. Nagdadasal ako pero hindi naman ako naniniwalang ibibigay yung dasal ko, lalo't medyo extraordinary, medyo himala ang hinihingi ko, lalo't medyo hindi ko kita yung kasagutan. Kulang ako sa pananampalataya. I'm so weak when it comes to faith. But the Bible says you can be full of power. You know, the first century Christians were known not for their knowledge, but for their power. Pag ipinagpe-pray nila yung mga may sakit, nagagalingan. Pag may mga ginagawa sila, kahit imposible, nagagawa. And you know, the power to forgive, the power to love, that's the greatest power. Hindi po nasusukat yung power sa kaya niyong magbuhat ng mga tone-toneladang bakal, o kaya ay kaya niyong lumangoy ng milya-milyang dagat, o kaya ay kaya niyong tumalon mula sa kitaas-taas ng mga pinanggagalingan. Well, that is strength. It is not power. Ang tunay na power, yung nagmumula sa kalooban, yung nakakamuhoy ang isang tao tapos naiibig mo pa rin, that's power. Yung mahirap magpatawad, nakakapagpatawad ka, that is power. Yung sa halip na magagalit ka, naiibig mo yung kapwa, nagkakaroon ka ng puwang ng pangunawa sa kanya, that is power. And God gives that power. Ang sagot ng Bible sa mga weak, you can be full of power. Pwede kang mapuspos at mapuno ng kapangyarihan. Kaya hindi sapat yung excuse na I am so weak, because the Bible says you can be full of power. Hindi sapat na tayo ay maging puro bigay na lang ng bigay ng excuse. Luke 17:6, he replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Kung meron daw maliit na pananampalataya, kahit kasing liit malang ng buto ng mustasa, na mas maliit pa yun sa ulo ng aspile, sabi ganun, kahit itong punong ito, utusan mong buhatin ang sarili niya, bunutin at itanim sa tubig, yun ang kanyang gagawin. Siyempre, isa yung talinghaga na sinasabi sa atin, walang imposible sa nananalig. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So, Christianity is all about power. Kaya sinabi natin kanina, hindi bagay sa anak ng Diyos yung mahina. Nanghihina ka man kapatid, dapat sandaling-sandali lang para lang hangin na dumaan, pero hindi dapat ang tagal-tagal. Bakit? Sapagkat naaalala natin kung sino tayo. Tayo yung mga Kristiyano. Naaalala natin kung sino ang tumataguyod sa atin. Si Kristo. Naaalala natin kung ano ang nagawa niya at nagagawa at patuloy na gagawin. Lumalakas tayo. Kaya hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang pinanghihinaan ng loob ng matagal. Paminsan-minsan, dinadapuan ka, parang langaw, ayaw mo man, nadadapuan ka, pero siguro naman nabubugaw mo para hindi magtagal. So, ganun din yung mga espiritu ng panghihina. Pag dumapo at nadayakat ng hinak, nasa mo, teka, sino ba ako? Anak ako ng Diyos. Sino ba yung nagsusustain sa akin? Si Kristo, na pati ang kamatayan ay kanya nagapi. Sino ba ang kakampi ko? The Lord of Lords, the King of Kings. So, bakit ako ganito? Hindi bagay sa akin. Therefore, the Bible says, you can be strong. 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you. Church, read aloud, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses,
so that Christ's power may rest on me. Ano sabi ni Lord? My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Kaya sabihin natin, Lord, weak po ako sa area na yan. Sabi niya, mabuti. Strength ko yan eh. Hindi ka aasa sa sarili mo, umasa ka sa akin at makikita mo magiging strong ka. Lord, tatlong araw na ho, weak pa rin ako. Kasi hindi ka umaasa sa akin, umaasa ka sa sarili mo. Lord, weakness na weakness ko po, yung ganyang magagandang mga babae. Amen, Lord, strength ko yan. Umasa ka sa akin. Halika, tuturuan kita, tutulungan kita. Lord, weakness ko po yung pera. Pag pera na pinag-uusapan, talagang nalilito na ako. Kung nasan ang kaliwa at nasan ang kanan. Sabi ni Lord, strength ko yan. Tuturuan kita. Lord, weakness ko po yung magalit. Pagka napoprovoke ako, talagang napakadali kong magalit. Strength ko yan. Makinig ka sa akin, sumunod ka sa akin. Kung yung mga weaknesses po natin, papayagan natin ang Panginoon, eh, doon ay kumilos at punuin yun. Yun ang magiging strength natin. Kaya sinabi, when I am weak, then I am strong. Kung yung weakness ko, isusuko ko sa Diyos. Alam niyo kung bakit nagkakandagi-bagi-ba ang buhay natin dahil sa weakness? Yung weakness, isinusuko kay Satanas. Weakness ko ang pera, tapos sabi ni Satanas, etong pera, sunod ka na agad. Kaya nasisira. Weakness ko ang kagandahan, so eto ngayon dumaan si maganda, nasira ka na. Weakness ko yung pride, so tinempt ka ni Satan to be proud, because God will not tempt you to be proud. O bumigay ka na, lagi ka ng proud, nasira. Tatandaan po natin, yung weakness can make or break you. Your weakness can make you if you surrender it to Christ and let the strength of Christ apply to that weakness. But your weakness can break you if you surrender it to Satan. Kaya nangyayari po yan eh, kung minsan o may mga hihinang ngipin o yung ipinagawa at ipinaayos sa magaling na dentista, yan ang pinakamalakas. Kasi na-ministeran eh. Kung minsan may mahihina ka sa iba't ibang subject sa school, kung saan ka nagpa-tutor at nagpa-turo, yun ang nagiging strength mo. Kasi pinayagan mo na yung strength ng iba malagay dun sa area of your weakness. That's why if the strength of God is applied to our weaknesses, then we become very strong. Kaya yung po mga mahina, sabi natin, then I'm strong. I can be strong through Christ. Kaya ang sinasabi dyan, I can do everything through Christ who gives me strength. Weakness makes room for God's power. Hindi ba ganun din yung mag-asawa? O masakit ang pakiramdam ko ngayon, mahina ang katawan ko, ikaw mag-drive. O yung isa ang nagda-drive. Where I am weak, you are strong. And because I relied on your strength, my weakness became strength. Mahina ako magkwenta, ikaw magkwenta kasi magaling ka sa math. So dahil in-acknowledge mo yung weakness mo, hinayaan mo yung strength ng iba na pumasok sa area na yun, naging strength tuloy. Mahina ako sa pagdisiplina sa mga anak natin, ikaw nga magdisiplina, so supportahan kita, nagiging strength. So ano po ang weakness nyo kapatid? Ibigay nyo sa Panginoon, magiging strength. Kaya sinabi natin, hindi bagay na mahina ang isang Kristiyano. At tungkol din sa panghihina, no, pagreklamo ng marami, lanta na ako. No more energy. Hindi ko na kaya, pagod na ako sa pagtuturo, pagod na ako sa ministry, pagod na ako sa pagpapakabanal, pagod na ako sa pagiging mabuti. Mahina na ang katawan ko, mahina na ang espiritu ko. But the Bible says, you can be refreshed. John 4:14, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Sabi ng Panginoon, nauuhaw ka? Dito ka uminom. Ang ipapainom ko sa'yo, pag ininom mo, di ka na mauuhaw ulit. Pero Lord, bakit lagi na lang ako nauuhaw? Hindi ka sa akin umiinom. Kasi ang sinabi, pag uminom ka sa aking bukal, hindi ka na mauuhaw muli eh. Pero bakit lagi nalang uhaw na uhaw yung marami? Lagi nalang lungkot na lungkot, samantala ang Panginoon ay kasiyahan. Lagi nalang takot na takot, samantala ang Panginoon ay stability and security. Because we really do not let the power of Christ rule our lives. Kaya ang sabi sa Psalm 1, verses 1 to 3, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers.
So ano man daw ang ginagawa nung tunay na nakasausaw ang kanyang ugat doon sa batis ng Panginoon, kahit anong ginagawa niya ay nagiging mabunga. So paano natin malalaman kung hindi tayo nakasausaw sa batis ng Panginoon? Hindi tayo mabunga. Baliktarin niyo lang. Kasi pagka nakasausaw ka daw, mabunga ka. Eh hindi ka mabunga, di ibig sabihin hindi ka nakasausaw. Hindi po, lagi naman ako sa church. Hindi ibig sabihin, no, nakasausaw na tayo sa tunay na salita ng Diyos. Eh palabasan naman ako ng Bible, ang dami ko alam na verses. It doesn't follow that we are already godly and we are really drawing strength from the Lord. Kailangan talaga tunay, hindi pakitang tao, hindi panglabas at hindi pakimbabaw lamang. Lalaliman natin. So, ang mga anak ng Diyos, hindi bagay nilalanta. O, ba't ganyan ang itsura mo? Lumung-lumuna ako eh. Pagod na ako sa kabutihan. Teka, hindi bagay yan sa'yo. Hindi ka dapat nalalanta ng ganyan. Baka hindi ka planted by streams of water. Akala mo lang. Kaya kailangan, lagi tayong nagre-renew ng ating relationship with the Lord. Lagi tayong nagre-renew ng ating kabanalan. Humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Nag-aaral ang mga salita ng Diyos at patuloy na humihingi ng karunungan kung paano i-apply yon. Yung iba ang panghihina nila, hindi ko kayang gumawa ng mabuti. Ano? Yung biyanan ko, kakausapin ko, hindi ko kaya yan. Ano? Tutulungan ko yung mga dating umisulto sa akin, hindi ko kaya yan. Ano pong reklamo ng iba? I cannot afford to do good. Yan ang aking weakness. But the Word of God says, I can give you enough supply, enough strength, so you can afford to do what is good. 2 Corinthians 9, verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Yan po ang pangako. Aapaw tayo sa mabubuting gawa, sapagkat sa lahat ng panahon, aapaw ang grasya ng Diyos sa ating buhay, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, you will have everything you need. In that case, you will overflow and you will abound in good works. Yan po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi maging mahina tayo sa paggawa ng mabuti. Marami mga tao mahina sa paggawa ng mabuti, pero malakas sa paggawa ng masama. Hindi makapagpakumbaba, hindi makapagsabing I'm sorry, pero kayang-kaya niya magsabi ng masasakit na salita sa kapwa. Pag I'm sorry, hindi masabi. Pero pag masakit na salita, kaya. Pag act of kindness, kayang gawin. Sinasagot-sagot yung magulang, kayang-kaya. Pero pagka gusto ng yung magulang ihalikan o yakapin, hindi magawa-gawa. Nahihirapan ng loob pag gagawa ng mabuti. Pero gagawa ng mali, malakas ang loob. Pagka mandadaya, malalakas ang loob. Pagka aamin ng pandaraya, paghingi ng tawad, hindi kaya. Bakit nga ba ganun ang maraming tao? Ibig sabihin lang, hindi tayo lubos na nakasausaw sa batis ng Panginoon. Kasi bakit pagka may energy, pag nakikipag-away, kayang-kaya, pero pagka gagawa ng mabuti, nahihiya. Ngingiti lang sa kapwa, hindi makangiti-ngiti. Napakarami pong tao gustong ngumiti, pero ayaw lang, nahihiyang ngumiti. Ayoko ngumiti, nakakahiya. Pero kayang-kayang manimangot. Yung gagawa ka lang ng mabuti, nakakahiya. Bakit babaligtad na yata? Kaya sabi, you will abound in every good work. That's why we have to be immersed in God's water. In God's perfect living water. Yung iba po, anong panghihina? Sabi, huwag na tayo mag-Bible-Bible. Huwag tayo mag-Christian-Christian. Kahit naman mabuti tayo ngayon, next week, babalik din tayo sa dati. Hindi rin natin kaya i-maintain yan. Yan ang reklamo ng iba. I am weak. I cannot maintain a holy lifestyle. I cannot be holy enough. Yan po ang reklamo ng iba. Sobra akong mahina. Hindi ko rin naman kayang i-maintain. Huwag na lang umpisahan. But the Lord says, I will help you. Yan ang kanyang pangako. He says, you cannot maintain a holy lifestyle. I cannot be holy enough. The Lord says, I will help you. Philippians 1:6. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Siya na nag-umpisa at kasama mo sa pag-uumpisa ng pagiging mabuti at paggawa ng mabuti at pagbabagong loob, Siya ang tutulong sa iyo na makumpleto yan, mabuo yan hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kaya hindi bagay sa Kristiyano yung mahina sa kabanalan, pero sa kasalanan, malakas. Nababaligtad. At meron pa nagsasabi, I cannot stand up. Mahina ako sa pagtayo,
Mahina ako sa paninindigan sa buhay. But the Word of God says, I can enable you. Hindi mo kayang tumayo, pero kaya kitang tulungan na tumayo at manatiling nakatayo. Romans 14:4. Who are you to judge someone else's servant? To his own master, he stands or fall. And he will stand, for the Lord is able to make him stand. Kaya daw nating tumindig, sapagkat ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kakayanan. Kaya kaya rin nating manindigan. Weakness, ano po bang ibig sabihin yan? Pag sinasabi nating nanghihina ako, merong mga nangyari na sunod-sunod, kaya nakarating tayo sa ganong estado ng panghihina. At isa lang po, ang pinagmumula ng panghihina, yung pag-asa sa sarili lamang. Weakness comes from dependence on yourself alone. Because if you depend on God, your weakness will translate into strength. Pag tayo'y umaasa sa Diyos, ang kahinaan nagiging kalakasan. Where we are weak, we become strong. So mga kapatid, isa lang po itong simpleng-simpleng analysis. When you are weak, it means you are depending on yourself. Or you are depending on other people. That's why you are weak. Because the moment you depend on God, and you let God do His mighty will, then your weakness becomes strength. Hindi natin sisisihin ng Diyos. Bakit po mahina ako dito? Pinapabayaan niya na yata ako. Sabi niya, where you are weak, you will become strong. But you've got to do it my way. You've got to give me space. You've got to let me do what I'm good at doing. And that is to restore you, to strengthen you. But remember, God gave us free will. How you use that free will make or break you. Saan po ba tayo mahina? Tayo na lang nakakaalam. Alam ng Diyos. Huwag naman ninyong gawing kahinaan yan last year, kahinaan pa ngayon, kahinaan pa next year. What is important is that we are changed from glory to glory. That we become Christ-like. More and more Christ-like. That we do not become sinless, but we sin less and less and less. Na hindi tayo lagi nagtatago sa likod ng mga excuses na ganyan talaga ako, tanggapin mo na lang kung ganyan. Eh, yun talaga ako. Sapagkat hindi good enough yung ganun lang talaga. Kailangan magbago ng magbago. At binibigyan naman tayo ng Panginoon ng kapangyarihang magbago. One of the noblest way, most sublime way to worship God is to be more and more like Him. Mabuti yung pag-awit, mabuti yung offering, mabuti yung pagsayaw sa Panginoon, mabuti yung pagtugtog, pag-worship. Pero isa po sa mga pinakamalalalim na paraan ng pagsamba, yung tayo'y lalo nang maging kawangis ng ating Diyos. That is one of the best ways to please the Lord. Di ba kung magulang ka, kamukha mo yung anak mo, tuwang-tuwa ka. Di ba? Baka mukha ko ang anak ko. So gusto ng Diyos, makita niya, nakamukha tayo. Kaya manalamin nga tayo at magtanong, teka, kamukha ka ba ng Diyos? Anong ginagawa ng mga sungay-sungay dyan? Diba? Alis-alisin niya mga yan. Ang mga kalikaliskis na yan, alis-alisin kasi hindi kaya takamukha ng Diyos. Kaya, dapat tayo nagtatanggal ng mga hindi dapat. Lalong-lalo yung mga weaknesses. Alam niyo po yung weaknesses? It's only in the mind. Nakita niyo yung mga pag may biglang sunog? Ano nangyayari kahit buong refrigerator nabubuhat eh? Pero pag tapos na yung sunog, tatlo na yung nagbubuhat, di pa maibalik-balik yan. Kasi alam nyo yung inisip mo, kailangan ko itong gawin, nagkakaroon ng pagbabago sa iyong katawan, sa iyong buong pagkataon na nagagawa mo yung dapat gawin. Eh kung sunog lang yon, nagkakaroon tayo ng lakas. Eh di lalo na kung alam natin that this is a spiritual warfare, that we must win. Then meron tayong lakas, lalo't ipinangako ng Diyos, I will never leave you, I will never forsake you. So niya, cast all your cares upon Him, for He cares for you. And when you are weak, you will become strong. What you must do is to allow the Lord to enter that weak area and do His will. Huwag tayong tumanggi. Huwag tayong makialam sa Diyos. Sumuko na lang tayo. Kaya ano-ano po ba yung mga areas na yan? Kung tayo nanghihina, remember, dahil umaasa tayo sa sarili lamang. Sapagkat kung umaasa tayo sa Diyos, we are planted by living waters. Our leaves do not wither. We bear fruits in season. Sabi niya, I'll give you living water and you will thirst no more.
Yet why do many of us thirst in various areas of our lives? We thirst in our emotional life, in our intellectual life. We thirst here and there. We long for what we should not be longing for. Sometimes we become jealous and covetous and mainggitin pa at kung ano-ano. It means that we are not letting the Lord work in our weakness. Isang inaalagaan pa natin yung weakness na yun na, alam mo naman, weakness ko, dapat pinapansin ako. Talaga pag hindi ako napapansin, nagagalit ako. At yung hindi ka mapapansin, nagagalit-galitan ka pa at dinadagdagan mo pa dahil nasabi mo, ako ito, kailangan bilhin mong ako ito. No, we should be changed. Be changed by the renewing of your mind. Ang kagustuhan kasi natin kumisan, paikutin ang buong planeta, mag-adjust sa atin. Yung tuwang-tuwa tayong, huy, talagang pag nakakakita ng pula yan, nagagalit, kaya huwag ka magpapakita ng pula. Talagang pagka nai-ignore yan, nagagalit, kaya papansinin mo lagi. Lalo tayong binibaby ng mundo, lalo lamang lumalaki yung loob natin sa ating mga kalikuan. Kaya pag alam natin, mali ako dito, Lord, I surrender this weakness to you. Turn it into strength. And I know that the Lord will do it because God said it. And if God said it, then it must be true. Hindi pwede na nabubuhay tayo sa weakness. Gustong-gusto ni Satan yung naniniwala kang weak ka eh. Kasi yung kaya mong gawin, hindi mo na ginagawa, nakumbinsi ka na hindi mo kaya. Alam niyo si Satan, pipigilin niya una na masave ka. Pipigilin niya na ipanganak ka muli, na magkaroon ka ng panibagong buhay. Pag di niya napigil yun, at di naman niya kayang pigilin, kung gugustuhin ang may katawan, di niya mapipigil. Pag di niya napigil yun, ang susunod niyang pipigilin, lumago ka sa pananampalataya. Pipigilin niya yan. Kukumbinsihin ka niya, hindi talagang maramdamin ka, dapat unawain ng mga taong maramdamin ka. Hindi talagang itong weakness mo, hayaan mo nang yan ay i-maintain mo na, kasi konti lang naman ang weakness mo, dapat weakness mo na talaga yan, tanggapin na lang nila yan. Yan ang mga pandarayan ng kaaway para huwag kayong mag-grow. Sapagat ang tao, pag ikaw ipinanganak na muli, dapat ka namang lumago at mag-mature. Kaya ang goal natin, first is to have a new life, the rebirth, and then to grow into maturity. Pero ang dami hindi nagmamature. Because they continuously believe in the lies of Satan, na okay ka na, pwede na yan. Kailangan hindi. Kailangan patuloy tayong humihingi ng pagbabago. At pag nag-grow ka, nagiging kang strong, anong gagawin ni Satan? Bibigyan ka ng mga kadayaang, mahina ka, hindi mo kaya. Masakit ang katawan mo ngayon, meron kang sakit sa bato, meron kang diabetes, o mahina ka. Kaya tuloy, idadamay na niya yung pati lakas ng loob mo, espiritu mo, panghihinain ka na sa lahat ng area. Wala kang pera, hindi mo kayang gawin yan. Ang weakness mo, wala kang pera. Bakit? May pera ba yung mga apostles? May pera ba si Kristo? May pera ba sila nun? Ang dami nila nagawa. May wala kang ganito, wala kang ganyan. Puro pandamaya. Ang ibig sabihin lang, mahina ka, mahina ka, mahina ka. Ikaw naman naniwala na, mahina nga ako. Kaya siya ngayon, nakaka-take over. But when you do not give Satan the space, he will never have space. That's why the Bible says, resist the devil and he will flee from you. Just resist, you don't have to fight. Bakit malalabanan yung demonyo, yung malakas yun? Nilabanan na siya ng Panginoon at natalo na. Kaya hindi na dapat tayong parang langit nakikipagtunggali. Sabi natin, teka, tapos na ang labanan na. Bakit nakikipaglabanan naman ako? Nadaraya yata ako ha. Narito na lang ako para kunin yung premyo. Narito na lang ako para mag-enjoy ng victory ng Panginoon kasi siya yung lumaban para sa akin. Ano't nakikipaglaban na naman ako? Dinadaya tayo eh. Victory is already ours. Kaya pag nadadaya kong hindi ko to kaya, sabi mo, it's a lie because the Lord already rose from the grave. Binayaran na lahat ang kasalanan. Tinalo na si Satanas. Bakit ako mamumuhay na talunan? Bakit? Alagad ba ako ni Satan? Hindi. Eh, bakit katalunan? Eh, siya yung talunan. Dapat dito ka sa kabilang panig sapagkat ang Panginoon ay nanalo. Kaya tayo, we can have victory. Malaking bagay po kumisan yung naaalala mo kung sino ka. Meron akong kilala. Napakabuti ng pamilyang nilakihan, mabuti naman yung naging foundation ng kanyang buhay. Sa kalagitnaan ng buhay niya, nalulong siya sa mga bisyo, nakasama niya mga maling tao, nadala siya ng nadala sa mga putikan at sa mga kasalanan at sa mga kamalian, naiba siya ng naiba yung pananaw niya sa sarili niya, nawalan siya ng self-respect, nakalimutan niya pati table manners na alam naman niya, nalimutan niya yung pagbibihis ng tama na alam naman niya, kasi hinila siya ng hila pababa ng kanyang environment. Pero minsan nakasakay siya sa jeepney at sa traffic. Napag-isip-isip niya kung sino siya, sinong pinanggalingan niya. Sa niya, teka, pag tinitingnan ko yung sarili ko, hindi ako ito. This is the distorted version of me. And I was distorted because of the wrong company I kept.
I was distorted because of the wrong beliefs I espoused. I was distorted because of the wrong activities that I indulged in. Babalik ako sa aking sarili. Babalik ako sa kung sino ako talaga. At ginawa po niya yun. At nakabalik siya sa kanyang dating status. May paggalang sa sarili, merong dignity, at iginagalang ng iba. Tayong mga anak ng Diyos, we are created for holy work. We are created for dignity. We are created for respectability and for fruitfulness. If this is not happening in your life, mag-isip-isip, dahil hindi ito ang tunay niyong pagkatao. Tayong anak ng Diyos, ang pagkatao natin, yung pagkatao ni Kristo, yung Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na bubuhay sa buhay natin yan, sa puso natin. Titingnan natin ang mga pinagsasabi ng ating bibig kung tama sa identity natin, ang ating lifestyle, ang ating ginagawa. We are a royal priesthood, a holy nation, servants of God. Less than that, hindi bagay sa atin. Kaya dapat meron tayong dignity. Hindi nga habul-habul ka ng kahit konting pagtingin, namamalimos ng pag-ibig kahit na isang laang kaluluwa sa impyerno may umibig lang sa'yo. Teka, iniibig ako ng Diyos. Kung kailangan ipigin mo ko na magkakasala pa ako, habul-habulin lang kita, wag na, sa'yo na ang pag-ibig mo. Hindi bagay sa akin yan. Anak ako ng King of Kings and Lord of Lords. Hindi bagay na isinasangla kong kaluluwa ko, magkapera lamang, magkaroon lang ng mga hinahangad ko. Kayang ibigay sa akin yan ng Diyos. God's way, not through Satan's way. Don't live in a lie. You are a child of God. Mahalaga inaalala mo, sino bang magulang ko? Di ba ang Diyos? Hindi naman si Satanas. Eh, ba't ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit sinusunod ko si Satan? Mali! Sino tayo? Sabi sa Bible, but you are a holy nation. You are a royal priesthood. You are the children of God, children of light. You are the inheritors of all of God's creation. Seed of Abraham through Christ. Pag naaalala natin kung sino tayo, mamumuhay tayo above all our weaknesses. Mamumuhay tayo ng kagalang-galang na paraan. Kung kinakailangan mabawasan yung material blessing na yan, basta maging kagalang-galang tayo, di bale. Pero hindi tayo magpapakahamak at magpakadusta-dusta. Magkaroon lang ng kotse, magkaroon lang ng bahay, magkaroon lang nito. Sapagkat lahat ng bagay na yan, lilipas din. Hindi kailangan na yung espiritu, which is forever, will be sacrificed for something, for some matter, which will decay in a matter of years. It's important to remember who we are. Because when we do, we live according to the true identity. Sasabihin niyo, pero sino ba ako? Dati naman talaga akong taong putik. Dati naman talaga ako nasa kasalanan. Dati naman, no! 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. May bago na tayong pagkatao at dapat tayong mabuhay according to that new person and new personality. Nilimot na ng Diyos yung dati nating mga ginawa, mga kasalanan at mga pagkakamali. Bigyan tayo ng bagong pasimula. Kaya dapat yun na ituloy na natin. Hindi yung sinasabi sa Bible that the seed is washed only to wallow in the mire. Hinugasan na ng hinugasan, pagkatapos babalik din lang sa putik. Nahugasan na tayo, panindigan natin. At hindi tayo dapat magpabalik-balik sa mga kamalian. Huwag kayong magpapadaya that you are weak. Because in Christ, we can do everything. Through faith, we can do anything. Weakness means dependence on oneself. Strength comes from dependence on Jesus. Kaya kung nanghihina, alam natin yon, umaasa sa sarili. Bakit pinanghihinaan ng loob? Ang dami kong gagastusin, wala akong pera sa bulsa. Umaasa ka sa sarili mo.
Maaaring bigyan ka ni Lord ng pera, o maaaring alisin niya yung gagastusin, o maaaring bigyan niya ka ng kalakasan para harapin yun. Naku, ano kaya ang gagawin ko pagtanda ko? Paano yan? Wala akong savings, wala yata akong naipon. Umaasa ka sa sarili. Kung umaasa ka sa Panginoon, lalakasan yung loob. Hindi ko yata kayang lutasin ang problema ng pamilya ko. Kasi umaasa ka sa sarili. Sabi natin, Lord, nandito ang pamilya ko. Ipinangako niyo, hindi niyo ako papabayaan. Ipakita niyo sa akin kung paano kayo kumikilos at nang makakooperate ako, makasunod ako, nang masolve ito. Pero oras na humiram tayo ng kasangkapan from Satan to solve our problems, nasolve ng konti, pero ang laki ng bayad, lalong mas malaking problema ang kasunod. Parang meron na nga kayong problema, eh, mangungutang pa kayo sa 5-6 para bayaran. Mamaya, mas malaki pa rin yung utang nyo. Ang ending, nakalubog-lubog kayo lalo. Kasi hindi dapat yun ang solusyon, eh. Merong gumawa sa inyo ng mali, gagawin nyo rin ng mali para malutas. Ngayon, gagantihan kayo ng anak nun, yung anak niya gaganti naman. Hindi na natapos-tapos. Kung gusto natin na solve na mga problema natin, huwag na huwag kayong hihiram ng tool ni Satan. Kung yung kotse nyo may sira, kailangan nyo ng gamit. Inaabot ni Satan yung gamit para ang ganda-ganda, bagong-bago, pwede ba sabihin, ayoko. Ba, itong solusyon. Eh, galing sa'yo, ayoko. Kahit kamay ko, o ngipin ko, o gilagid ko, ipampihit ng tornilyong ito, hindi ako hihiram na screwdriver sa'yo. Diba? Dahil si Satan ka eh. Hindi ka naman mabuti eh. Hindi ka naman mabait. Sabi ni Lord, you come only to steal, kill, and destroy. Eh, ano't inaabutan mo ako ngayon? Alangan namang love mo ako. Daya yan. Pag kinuha ko yan, may bayad. Huwag na. Huwag kayong hihiram ng tool ni Satan dahil lalo niya kayong ilulubog. Yung mga iba dyan, misis, pinagtak sila ng asawa, pastor, kaya magtataksil na rin ho ako. Bakit? Hihiram ka na kay Satan. Gumiram yung asawa mo ng ganung tool, yun naman ang ibabalik mo sa kanya, di pareho na lang kayo ngayon. Lalo ka nang nawala ng pag-asang maahon-ahon dyan. Dati kalahati lang ng inyong partnership ang nasa dilim, ngayon pareho na, di lumubog ka lalo. Huwag hihiram kay Satan. Pag nanghihina tayo, palakasin lang ang loob kasi tanihiram. Huwag na huwag. He comes only to steal, to kill, and to destroy. Hindi niya kayo mahal, kaya huwag kayong padadaya, natatanggap ng anything kasi may bayad yun. Umasa sa Panginoon. Ang sabi niya, I will never leave you. I will never forsake you. At si Jesus, hindi sinungaling. God is only a prayer away. Kung ano man yung mga weaknesses natin na yan. Weakness ng ating personality, weakness ng ating spirito, weakness ng ating katawan, weakness ng ating pag-iisip. God is our strength. At sabi niya, cast all your cares upon me, for I care for you. Aming Diyos, kami po'y lumalapit. Nilalapit na aming puso na kumisan ay dinadalaw ng panghihina. Kadalasan ay nadadaya na rin ng mga kahinaan. Kayo na nakababatid ng kalagayan ng bawat isa. Kayo na nakakakita ng puso namin, Panginoon. Inihahain po namin ang puso namin sa inyo. Tinihingi namin, pakalinisin ninyo. Salain ninyo ang mga kasinungalingan na tinanggap nito at alisin niyo po sa aming puso. At puspusin niyo kami ng espiritu niyo, espiritu ng kapangyarihan, ng kaliwanagan, ng kabanalan. Lord, hubaran mo po ng mga balat kayo ang mga ginagawa ng kaaway at ang makita namin na ito'y masama. Unmask the work of the devil so that we may recognize it for what it is. And give us the wisdom to know your work apart from the work of the evil one. Huwag na huwag kaming hihiram ng tools from Satan, Panginoon. At sa mga kahinaan namin ito, alam nyo ito, kayong lumikha sa amin. Di pa man kami sinisilang, nasilayan nyo na kami sa sinapupunan ng aming mga ina. At alam nyo, Panginoon, ang mga kahinaan namin. And we ask you, Lord, like empty cups, we fill our hearts to you. Fill our cups with your strength. Fill our hearts with your power. Palitan mo ang mga kahinaan namin ng kalakasan mo, O Panginoong Jesus. At itinataboy namin ang anumang hinihiram naming kalakasang huwad galing kay Satan. In the name of Jesus, we reject all things that we have mistakenly borrowed from the evil one. All methodologies, all tools from Satan, we reject and rebuke in the name of Jesus. At Lord, kami nagbibihis ng iyo pong kapangyarihan. Clothe us with your strength. We are the people of strength because we are your people. At nawa makita mo sa aming buhay na ninindigan, nagiging malakas, hindi dahil kung sino kami, kundi dahil kung sino kayo na aming kalakasan. Palakasin mo ang loob, Panginoon, ng mga kapatid na pinanghihinaan ng loob.